Yan, Hey. the live broadcast has started. Papakilala ka Ikaw? pala muna ako. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Katoliko at sa lahat po ng manonood ng live na ito. Ngayon po ay ating katalakay ng about patungkol sa ribulto at imahe ng simbahang Katolika. At ang kasama po namin, kasama po at pasensya na po dahil yung iba pong magle-lecture ay hindi po makakasama po namin dito dahil po sa gawa ng sa gawa po ng malakas na ulan at sa internet sa signal po, problema sa signal. At kami lang po ni Brother Chris at Ate Jess at si Kuya Mark Angelo ang nandito po sa room. At sa mga po, sa mga manonood po ng live, mapagpalang araw po sa inyong lahat, mapagpalang hapon po. At amin na pong sisimula ng aming talakayan patungkol po sa ribulto at imahe ng simbahang Katolika. Tayo po muna manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin at iniluluwalhati. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa oras at araw na iyong pinagkaloob sa amin kahit na po na maraming hadlang sa aming mga tahanan, sa aming mga signal, ay kami po'y patuloy na magsisimula upang ang gampan na po ito at may pahiyag ang katotohanan at ang aral ng simbahang Katolika at may taas po namin ang iyong ngalan, ang iyong salita, at ang iyong kaluwalhatian. Ama, dinadasal po namin ang bawat signal po namin, panghawakan niyo po na naway tuloy-tuloy at naway po kung may makapasok po sa room, maka-join po at ma-confirm po ang live at makasama po namin dito sa talakayang ito. Lord God, sa oras-araw na ito, isend niyo po sa aming lahat ang banal na Espiritu Santo, lalo na po sa akin, Lord, gabayan niyo po ako at isend niyo po ang banal na Espiritu Santo sa akin na kung sa ganun, madeliver ko po ng maayos ang aking pagpapaliwanag patungkol sa ribulto at imahe ng simbahang Katolika. Gayun na din po si Brother Chris, gabayan niyo po siya at isend niyo po sa kanya ang banal na Espiritu Santo. Gayun na din po kay Ate Jess Reyes, Lord, isend niyo po sa kanya ang banal na Espiritu Santo na kung sa ganun, Lord, may pahayag namin sa pamamagitan po ng live na ito at through virtual. May payag po nawa namin ang katotohanan at ang aral ng Katoliko patungkol sa mga ribulto at imahen. Kayo na din po si Mark Angelo po na nandito, Lord, at sa lahat ng sasali pa sa live na ito at makakapag-join sa video call na ito. Lord God, itinatas po namin ito. Jesus Christ, samahan niyo po kami at patnubayan niyo po kami sa oras at araw na ito. At hinihingi po namin ang intercession ni Blessed Carlo Acutis na kung sa ganun gabayan niyo po kami at gabayan niya po ang bawat signal namin at panghawakan niyo nawa po Lord God, Jesus name, ang aming mga signal at patnubayan nawa po kami ng Espiritu Santo na kung sa ganun may deliver po namin ng maayos ang bawat pagpapaliwanag namin. In Jesus name, mighty name, amen. At hindi po namin nahayaan na hindi po matuloy ang gawain ito dahil lang sa mga hadlang gaya ng signal at sa hadlang ng aming mga tahanan or mga signal, mga load, patuloy po kami na isasagawa po namin ito para sa ikakaluwalhati at ikapupuri ninyo ng iyong ngalan at marami po nawang matutunan ang mga kapatid namin sa pananampalatayang Katoliko patungkol sa ribulto. Lord God, pinupuri, pinasasalamatan ka po namin. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Yeso Kristong anak mo na nabubuhay, tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Mother Mary, pray for us. Blessed Carlo Acutis, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. All angels, archangels in heaven, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Naka-start na po ba yung live? Start na. Hello. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalatayang Katoliko at sa lahat po ng mga nanonood sa live, no? Ako po pala si Denver J. Hamago, isa pong youth servant of the Lord and body praiser po sa Children of Light Catholic Charismatic Community at isa po ako sa ordinaryong Katoliko lamang po at nag-aaral patungkol sa pananampalatayang Katoliko at youth aspirant po ng CFD Cebu.
Ang paksa ng aking tatalakayin po ngayon ay tungkol sa mga imahen o mga larawan ng simbahang Katolika. Hindi lingid sa ating kaalaman na tayong mga Katoliko ay palaging binabatikos at pinibintangan ng mga taong non-Catholics na tayo raw ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Una po sa lahat, ano ang Diyos-Diyosan? Ang ribulto po ay isang nagsasalarawan sa mga banal tao at sila'y ating inaalalang ang ribulto po at imahen ay hindi po ito labag sa kautusan ng Diyos. Ano nga po ang ribulto? Una po sa lahat, ang ribulto po ay siyang napag-alaala natin sa mga banal na namuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa po, bakit tayong mga Katoliko ay may ribulto? May ribulto tayong mga Katoliko upang sila po ay alalahanin at parangalan at ibigay sa kanila ang sa kanila'y nararapat. At tayo po ay may mga ribulto ng mga banal upang alalahanin sila kung meron tayong Heroes of Revolution, meron din tayong mga Katoliko na Heroes of Faith. Kaya natin sila ginagawa ng ribulto at imahen upang sila'y alalahanin at to remind us. Like ang ribulto ni Rizal sa Luneta, pag nakita natin yon, ano po ba ang naalala natin? Siyempre, yung bayaning nagre-representa ng ribultong iyon at imahin na yon. Naalala natin yung bayaning binuwis ang kanyang buhay para sa ating bayan. Pangalawa, cross. Pag nakita natin ang cross, di ba pinaaalala natin, pag nakikita natin yung cross, naaalala natin yung pagkamatay at pag-alay ni Kristo sa kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Gaya po ng orasan, pag nagising ako sa umaga, nakita kong orasan, ano po ba ang pinapaalala sa atin? Ano po ba ang pinapaalala sa akin? Di ba nire-remind tayo na, oy, 1 p.m. na, 3 p.m. na, Divine Mercy na, 6 p.m. na, Angelus na, Rosary na, ganyan-ganto. Di ba mga kapatid, nire-remind tayo ng orasan kung anong oras na ganyan din ang mga ribulto nating mga Katoliko. Pag nakikita natin sila, nire-remind tayo, naaalala natin sila, yung kanilang pagkabanal, no? Gaya ni San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, pag nakikita natin ang mga ribulto nila, nire-remind tayo sa kanilang pagkabanal. At sa pagiging martir, inali nila ang kanilang buhay para sa Diyos. Kaya tinatawag natin silang Heroes of Faith. Kung ang mga ribulto ng mga bayani at tinatawag natin ang mga bayaning Heroes of Revolution, meron din tayong Heroes of Faith. At yon ang ating mga banal na nag-inali ang kanilang buhay para sa paglilingkod sa Diyos at sa pagiging martil ng inang simbahan. Amen? Ang mga ribulto ng mga Katoliko ay para educate ang mga tao. Bakit ko po nasabi yun? Dahil ang mga Kastila at mga Spanish na sumakop sa atin noon, dahil nung sinakop tayo, di naman sila marunong magtagalog, tama? Ang mga ribulto po noon, di ang mga Pilipino po noon, di din marunong magsalita ng Spanish word o mga ibang wika, tama? So bali, ano ang ginagawa ng mga Hapones at mga Spanish noon sa atin para maintindihan natin ang sinasabi nila? Anong ginagawa nila? Through images, through statue, no? Tinuturuan ang mga Pilipino noon sa pamamagitan ng imahe na tribulto. Gaya ng bata pa tayo, di ba tinuturuan tayo sa pamamagitan ng imahe larawan tribulto? Pag sinabi ng mga guro natin isda, maintindihan ba natin agad ang isda? Siyempre, mag-iisip tayo ano yung isda. Siyempre, may index or picture card para makita natin ano ang itsura ng isda, no? Pag tayo naman tinuturuan ng mga magulang o mga guru na tinuturuan tayo ng ABCD at numbers, paano natin maintindihan yon sa pamamagitan din ng picture o larawan na nakalagay sa blackboard o sa mga pader at sa index card or sa picture. Like San Pablo, siya ay may hawak na larawan habang nagtuturo sa mga taga-Galicia. Mababasa natin yan sa Galicia chapter 3 verse 1. So si San Pablo din pala ay gumamit ng larawan sa pagtuturo, kaya lang mga larawan at tributo ay para educate, para aralalan tayo, no? Ganon din ang mga ribulto at imahe nating mga Katoliko. Inaaralalan tayo, inuudikate tayo sa pamamagitan ng imahe na tribulto. Na kung sa ganon, maiintindihan natin kung ano at sino. Upang malaman po natin ang katotohanan kung bakit tayo ay may imahe at o ribulto sa ating simbahang Katolika, ay bigyan po natin ito ng malinaw na kasagutan. Ayon sa turo ng Biblia at ng Santa Iglesia Katolika,
alamin po natin ang kahulugan o meaning ng salitang pagsamba o worship. Worship is an act of God that we all cooperate with in order to offer sacrifice to Him so that we may know Him, love Him, and serve Him more fully. With this understanding of worship in mind, we turn our attention to how those the Catholic Church worship. Meron po tayong tatlong primary context of worship in the Catholic Church. Una, liturgical. Pangalawa, paraliturgical. Pangatlo, devotional. Basahin po natin ang Sacrosanctum Concilium, page 14. Catholicism and Protestantism have a different understanding of the word worship. Protestants believe that worship automatically quits to adoration of God. Whereas Catholicism follows the biblical understanding of worship that were in a general term that have three distinct actions. First, latria, an act of adoration or worship to the God Holy Trinity alone. Exodus chapter 20, verse 3. This is what Catholics during the Holy Mass. Second, hypredulia, an of respect of veneration towards the Blessed Virgin Mary. Lucas chapter 1, verses 48. Third, dulia, an of respects towards the saints, no? Romans chapter 13, verse 3. Yan po ang tatlong distinct action of worship. Worship is a general term that have three distinct action. Balikan po natin ang tanong, ipinagbabawal ba ng Diyos ang paggawa ng mga larawan na ayon sa kanyang kalooban at kapurihan? Hindi po. Exodus chapter 25 verses 17 to 22, gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Lagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito. Ihina ang mga kerubin upang ito ang luklukan ng awa ay maging isang peraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukoban ang luklukan ng awa. Ilagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng dalawang tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pamamagitan ng dalawang kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. 1 Chronicles chapter 28 verses 18 to 19. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto para sa altar ng sunugan ng insenso, pati ang plano at gintong gagamitin sa karuwahin ng mga kerubin na ang mga pakpak ay tumatakip sa kaban ng tipan ni Yahweh. Sinabi ni David, ang lahat ng ito ay nasa plano na ginawa ayon sa utos ni Yahweh at siya'y kailangang isagawa. At dito naman sa 1 Kings chapter 6 verses 29 to 32 ay ating mababasa na ang buong templo ay punong-puno ng mga larawan. Hindi lang yan binabanggit sa lumang tipan, kahit sa bagong tipan man ay binabanggit din po yan. Hebreo chapter 9 verse 5. At sa ibabaw ng kaban ng tipan ay mayroong kerubin na nagpapakitang naroroon ng Diyos. Nililiman ng mga pakpak na mga kerubin ang luklukan ng awa. Ngunit ito hindi na namin ipapaliwanag ng isa-isa sa ngayon. Dito mga kapatid, makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ipinagawang larawan ng kaban ng tipan kay Moises. Kung atin pong babasahin ang Josue chapter 6 verse 4 to 7 at ang buong chapter 6 ay ating pong makikita kung anong kapangyarihan ang ginawa ng Diyos at daladala ng mga tao ang mga imahen ng mga kerubin na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Inilibot nila iyon sa buong lungsod bilang hudyat. At dito po mga kapatid, sa verse 16 ay ganito ang ating mababasa. Sa ikapitong libot, hinipan ng mga pari ang mga trompeta at inutos ni Josue sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ng Diyos ang lungsod. Kita niyo po, ginawa nilang representasyon ng Diyos ang mga imahe na nasa kaban ng tipan at pinoprosesyon nila iyon sa buong lungsod. Kung tutuusin, hindi po pinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga larawan kung ito'y naaayon sa kalooban at kapurihan ng Diyos. Meron kasing dalawang uri ng mga larawan na binabanggit po sa banal na kasulatan. Una, mga larawang ipinagbawal ng Diyos. Pangalawa,
mga larawang inutos ng Diyos. Alamin po natin kung ano ba itong mga pinagbabawal ng mga larawan. First, Ammon, an Egyptian god, Jeremiah chapter 46 verses 25. Asherah, the goddess of motherhood and fertility in the ancient Semitic religion, Exodus chapter 34 verses 13 to 14. Astarte, Astoreth, Baal, is the goddess of canastader, gods of war and sexual life, love. Judges chapter 2 verse 10 to 13. Dagon is the god. Judges chapter 16 verses 23, Josue chapter 19 verses 27, Isaiah chapter 5 verses 2 to 7. Tammuz is an ancient Mesopotamian god, Ezekiel chapter 8 verses 14. Hermes was the ancient Greek god of trade with wealth, luck, presently animals, thieves. Artemis was a Greek goddess of hunting, wild nature, and the daughter of Zeus and sister of Apollo. Acts chapter 19 verses 24 to 28. Zeus is the sky and thunder god in ancient Greek religion who rules as king of the gods Mount Olympus. Acts chapter 14 verses 12. Ito po yung mga larawan na pinagbabawal ng Diyos at marami pa pong ibang pinagbabawal ng Diyos, hindi ko na lang po isa-isahin dahil ang mga tao noon sa panahong iyon ay sumasamba sa kanila, no? Sumasamba sa mga diyos-diyosan. Kaya ibinaba ng Panginoong Diyos na huwag silang sasamba at maliwanag po iyan. Kaya huwag po tayong maniniwala sa mga huwad ng mga tagapagturo umano ng mga salita ng Diyos. Gayong nalaman na po natin itong mga pinagbabawal na larawan, alamin naman po natin yung mga larawang inutos ng Diyos. Ito ang mga larawang pinahihintulot ng Diyos, kerubin o mga anghel. Exodus chapter 25 verses 28 to 18 to 22. Larawan ng tao at hayop. Ezekiel chapter 41 verses 17 to 20. Ahas at anso, mga bilang, chapter 21 verses 8 to 9. At ganito ang sagot ni Yahweh, gumawa ka ng isang ahas at anso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moses, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas at anso at hindi nga namamatay. Crucifix with Jesus, John chapter 3 verses 14 to 15. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Imahe ni Mama Mary, dahil ang mahal na ina ay kasama ng plano ng Diyos sa pagliligtas ng sangkatauhan. Mother Mary is the new Ark of the Covenant. Alam niyo kung bakit? Dahil dala-dala ng mahal na inang Maria ang kanyang sinapupunan ang salita ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tinawag po siya na Ark of the Covenant. Ayon po sa ating nang nabasa, hindi po kasama sa pinagbabawal ang mga larawan ng mga taong banal dahil ang kanilang mga larawan ay ginawa upang papurihan ang Diyos sa kanyang paggamit sa kanila na maging kanyang mga dakilang mga alagad. Ito'y pagbibigay parangal din sa kanila. Mga kabutihang nagawa, sila'y ating mga huwaran, na kagaya rin nila, walang imposibleng mararating din natin ang kabanalan. Pumunta naman po tayo sa pagluhod, sa harap ng ribulto at imahen. Lagi po kasi binabato sa atin ng mga Protestante ang Exodus chapter 20 verse 5. Patungkol daw kasi sa pagluhod. Lahat daw ng pagluhod ay pagsamba. Pero mga kapatid, ano po ba ang sabi dyan sa Exodus chapter 20 verse 5? Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katalampastanan, kalapalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sininlahi ng mga napupuot sa akin. Ibig po ba sabihin na kapag lumuluhod ang isang tao ay sumasamba na ito? Hindi po ganoon, mga kapatid. Marami pong mga sitwasyon, mga kapatid, na sa pagluhod.
atin pong bigyang linaw ang pagluhod, pagyukod, pagpatirapa. Lagi po binabato sa atin ng mga sekta at tayo po ay madalas pinaparatangan na tayo daw ng mga Katoliko ay sumasamba sa mga ribulto dahil tayo raw ay lumuluhod. Mga kapatid, tayo nga bang mga Katoliko ay sumasamba sa ribulto at ang pagluhod at pagyukod ay pagsamba? Una po sa lahat, hindi po mga kapatid. Hindi tayo sumasamba sa ribulto at pangalawa, di nila masasabi na bawal pagluhod natin ay pagsamba. Bawat pagluhod natin ay pagsamba. Kasi di sila Diyos, no? Pambibintang na po yan, mga kapatid. Exodus chapter 20, verse 16. Huwag kayong mambibintang laban sa inyong kapwa. Kaya di ko po lubos maisip na bakit sila nang bibintang na sumasamba tayo sa mga ribulto dahil raw tayo ay lumuluhod. Napakalabo naman yan, kapatid, no? Dahil paano kaya kung nadapa ka at napaluhod ka sa harap ng imahe ni Buddha, ibig sabihin pala nun, sinasamba na nila yon. Pag nadapa pala sila at may malaking bato sa harap nila, sinasamba pala nila yung bato. Napakalaking hindi at nakakatawang paratang ng mga sekta sa atin, no? Humahatol sila na di naman nila naiintindihan ang mga pinagparatangan nila, no? Sabi nga sa Mateo chapter 7 verse 1-2, huwag kayong hahatol sa kapwa mo. Kaya di ko maintindihan sa mga Protestante kung bakit nangahatol sila sa ating mga Katoliko at sinasabi pang sumasamba daw kuno tayo sa mga larawan at tributo. Sa totoo lang mga kapatid, yung mga taong iyan ay parang mga hayop na ungol ng ungol kakausig sa atin. Pero deep inside, usig ng usig, di naman alam at naiintindihan ang sinasabi nila laban sa atin. Kaya nga po sa kanila na isokotoparan, ang sulat ni Judas Tadeo, ano po ba ang sabi doon? Ayon sa Judas, chapter 1 verse 10, pero ang mga taong yan ay lumalait at nanguusig ng mga bagay na hindi nila naiintindihan. Para silang mga hayop na walang isip, ginagawa nila ang kanilang ginagawang gawin na nagpapahamak sa kanila. See, no? Para silang mga hayop na usig ng usig sa atin na di naman nila naiintindihan. Ano pa sabi dyan? Para silang mga hayop na walang isip, no? Ginagawa nila ang kanilang ginagawang gawin na nagpapahamak sa kanila. Ayaw naman pala, bawat pang-uusig nila sa atin, kanina ba bumabalik? Sino ang napapahamak? Edi sila. At hindi po nila pwedeng sabihin sinasamba natin ang mga ribulto dahil madalas ko naririnig sa mga Protestante na ayan, kayong mga Katoliko ay lumuluhod at yumuyukod sa mga ribulto. Sumasamba kayo sa mga ribulto, labag yan sa utos ng Diyos, nilalabag ninyo ang Exodus chapter 20 verse 5. Ang itong paratang na ito ay itong fallacy of assumption o pagbibintang, no? Exodus chapter 20 verse 16. Huwag kang magbibintang, kasalanan yan sa Diyos ang pagbibintang. Una, ang Katoliko ay hindi sumasamba sa mga larawan, imahen at tributo ng mga santo bilang Diyos. Ayon sa aming libro na may Catholic Faith, Ecumenical Spirit Edition by Bishop Mauro, page 117, ito po ang nakalaan. Catholic do not believe that anybody or anything may be worshipped or adored besides the true God, that images may be worshipped. Ayan, malinaw na ang Katoliko ay hindi sumasamba sa mga larawan at kami ay diniliwala na tanging lamang ang maaring sambahin, no? Ang Diyos lamang ang tanging lamang sa sambahin. At ayon sa aming Catechism of the Catholic Church, CCC 266, now this is the Catholic faith. We worship one God and the Trinity. Ngayon ang tanong, nakikita nyo ba ang laman ng puso ng mga debotong Katoliko? Upang sabihin ninyo na ang mga ito'y sinasamba na ng mga Katoliko ang mga ribulto. Bakit? Diyos ka ba? Ang Panginoon Diyos ay hindi po tumitingin sa panlambastaan nyo, kundi nilalaman ng puso ng tao. Basahin po natin ang Biblia na tumatalakay tungkol dito. John chapter 7 verses 24. Huwag kayong humatol batay sa inyong nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat.
1 Samuel chapter 16 verses 7. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tignan ang panlabas na anyo ng tao. Ang Panginoon hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit ang Diyos ay sa puso tumitingin. Oh, ayun naman po pala eh. So, ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Amen? Lucas chapter 16 verses 15. Kaya't sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Jeremiah chapter 17 verse 10. I the Lord search the heart and the test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. 1 Peter chapter 3 verse 4. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na lika ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Kung sasabihin na nilang di sila Diyos, eh bakit sinasabi nilang sinasamba natin ang mga iyon? Kasalanan po ba ang pagluhod sa harap ng mga larawan at tributo ng mga banal? Hindi po. Daniel chapter 2 verse 46 to 47. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar na lapat ang muka sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos, inutos niyang handugan ito ng insenso at iba pang alay. Sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapapahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Kita nyo na mga kapatid, no? Yumukod ang hari sa harap ni Propeta Daniel bilang tanda ng paggalang sa propeta ng Diyos at hindi upang ito'y sambahin. Dito naman tayo sa New Testament. Acts chapter 16 verses 29 to 31. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumapasok at nanginginig na nagpapatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Sumalinaw din sa talatang ito na hindi lahat ng pagluhod o pagpatira pa ay katumbas na ang pagsamba. No? Punta po tayo dito sa adoration, special veneration, and veneration. The worship of the Catholic Church is have superlative degrees, no? First, adoration. The supreme worship allowed to God alone, ito po yung tinatawag nating latria, no? Second, special veneration, properly given to the Blessed Virgin Mary only, ito po yung tinatawag nating hyperdulia. Third, veneration, reverence act of respect, ito po yung tinatawag nating dulia. Ngayon, balikan po natin ang kanilang mga paratang sa atin gamit ang mga sulat sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Ano po ba ang paksa at konteksto ng pagbabawal na isinasaad dito, no? Ang sabi po dito sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5, huwag kang sasamba sa ibang diyos maliban sa akin. Ito po ang paksa o ang subject matter, no? Verse 4. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Ito po ang konteksto ng pagbabawal. Huwag mo silang yuyukuran ni sambahin. Ito rin po ang konteksto sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos na papanibuguin ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ito naman po yung resulta ng paglabag sa unang utos ng Diyos na huwag sasamba sa mga sa ibang mga diyos ayon sa talata 3. No? Para po sa kalaman ng mga kaibigan nating hiwalay sa tunay na pananampalataya, ang pagkakilala po ng mga Diyos-Diyosan ay hindi po sa pamamagitan ng mga larawan dahil maliwanag po ang sinabi ni San Pablo sa mga Diyos-Diyosan,
Unang Korinto, Kapitulo 8, Talata 4, alam nating mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo at alam nating iisa lamang ang Diyos. Ang tanong, Diyos-Diyosan ba ang ribulto ni Mama Mary? Hindi po. Dahil ang mahal na Berheng Maria ay totoo na bubuhay sa kanyang kapanauhan at malinaw po yan sa banal na kasulatan. Ganun din sa mga taong banal o mga santo. Dahil silang lahat ay meron kanyang-kanyang biography o talambuhay. Kaya hindi po sila mga Diyos-Diyosan dahil sila'y totoo. At hindi rin po sila nagpapakilala sa kanilang mga sarili sa sila'y mga Diyos. Ang mga protestante lamang ang nagpipilit sa ating mga Katolikong nagsasabing sila'y mga extra Diyos. No, Diyos. Malinaw ang itinuturo ng banal na kasulatan patungkol sa pagsamba at ito po ay sa pamamagitan ng ating isip, puso, kagaya na lang sinabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, mga taga-Kolosas chapter 3 verse 5, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikipag-apid, kahalayan, mahalay na simbuhyo ng damdamin, masamang nasa at kasakiman, ang mga ito ay ang pagsamba na uri ng mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Galatia chapter 5 verses 19 to 21. Hindi makikiila ang mga hilig sa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagpupuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakakimpi at pagpapababahabahagi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Malinaw po at totoo ang doktrina ng Simbahang Katolika at mababasa na po natin sa official doctrine ng simbahan, ang Catechism of the Catholic Church. CCC page 2132, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandments, which crucified idols needed the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration to do God alone. Religious worship is not directly directed to images and themselves considered as mere things, but under their distinctive aspect as images, leading us on the God incarnate, the movement toward the image does not terminate in it as image, but turns toward those ay that whose image it is. Ang pagluhod at pagyukod ay tanda ng paggalang at pagrespeto. Kaya po tayo ay lumuluhod at yumuyukod sa harapan ng mga ribulto, tanda ng ating paggalang, pagrespeto, na wala ang mga Protestante, no? Kaya po mga kapatid, na di porket lumuhod ang isang tao ay sumasamba na ito. Ano po ba ang sabi sa mga awit? Kapitulo 5, talata 7. Ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan, ika'y sasambahin ko sa templo kong banal, luluhod ako, tanda ng aking paggalang. Tanda pala ng paggalang. Ano naman ang sabi sa Genesis chapter 33 verse 3? Umunas si Jacob sa kanilang lahat at pitong ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Paano ba to si Jacob? Pitong ulit na yumukod. Ibig sabihin po ba nun ay sinasamba niya ang kanyang kapatid? Malamang hindi po. At ito pa, Genesis chapter 43 verses 28. Ginoo, buhay pa po siya at malakas tugon nila. At sila'y lumuhod at yumukod na muli sa harapan niya. Lumuhod at yumukod. Malinaw naman ang sinasabi sa talatang yan, lumuhod at yumukod pa ang tanong, sinasamba ba nila yan? Hindi. Paano na lang pala ang mga may sakit, may mga rayuma, mga matatanda na din makaluhod dahil sa matanda na sila at may sakit na, ibig sabihin po ba nun ay di na sila sumasamba sa Diyos? Dahil di sila lumuluhod? Napakababaw naman nun mga kapatid, no? Maraming act
Maraming gawa ang bawat pagluhod. Kaya di po nila pwedeng sabihin na tayo ay sumasamba sa ribulto ng dahil lang tayo ay lumuluhod at yumuyukod at nagpapatira pa. Mga kapatid, siguro po karamihan po sa inyo hindi pa po alam ang meaning ng veneration at adoration. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang yan? Veneration, a level of worship that is not meant for treating an object like statue or a saint as a god, but rather a way of honoring. Adoration, worship directly to God. Ang veneration ay paggalang. Bawat pagluhod at pagyukod natin ay paggalang po yun. At doon papasok ang word na veneration. Ang adoration po ay isang pagsamba na sa Diyos lamang ngayon, na ayon, ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Kung ikaw na tao ay sasamba sa ribulto, imahin, tao, kayamanan at iba pa, at ito'y sinasamba mo na tinutulig na Diyos, doon ka tayo magkakaroon ng Diyos-Diyosan. At tayo po magkakaroon ng kasalanang tinatawag na idolatry o idolatria. Idols, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Like mga ribulto, pagsamba sa tao, pagsamba sa lahat ng bagay at ituturing na Diyos. Latria, pagsamba na sa Diyos lamang, na sa Holy Trinity lamang inilalaan at sa Diyos lamang, at yun po ang tinatawag na adoration. Kung ikaw na tao ay sumasamba sa mga tao, hayop, ribulto, doon ka magkakaroon ng tinatawag na kasalanang idolatry o idolatria. Dahil sabi nga ni Jesus Christ noong tinem siya ni Satan, ano ang sabi niya sa Mateo chapter 4 verse 10? Nang makagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Sa English, Matthew chapter 4 verse 10, "Then Jesus said to him, 'Go away, Satan, for it is been written, you shall adore the Lord your God, and Him only shall you serve.'" No? So see, si Jesus ang nagsabi niyan na ang Diyos lamang ang dapat o i-adore at paglingkuran. Kaya bakit gagawin ng mga Katoliko na sasamba sa mga ribulto? Nasisiraan na ba ng bait ang mga Katoliko? Nakakatawa naman yan, mga kapatid. No? Kaya po mga kapatid, huwag nawa tayo maniwala at maging uto-uto sa mga bulaang mga ngaral at nakikita natin sa social media. Dahil at iba-iba sa atin na babasahan lang ng sitas sa Biblia ng pastor o ministro ay nauuto na tayo, no? Know our faith and defend Catholic faith. Defend images. Mga kapatid, kung may mga nagsasabi po sa inyo na sumasamba ang mga Katoliko sa ribulto, ibalik ninyo ang kanilang paratang sa kanila at tanungin, saang doktrina namin na sambahin ang mga ribulto? At mga kapatid, take note, walang Katoliko na matino na sasamba sa ribulto, no? May katanungan pa sila. May katanungan pa silang, inutos ba ng Diyos na kayong mga Katoliko ay gumawa ng mga ribulto? Yes, no? Yes, the yes po, inutos yan ng Diyos dahil ang kanyang utos ay para sa lahat, hindi lang kila Moises. Wala naman tayong mababasa na pina-stop ng Diyos sa paggawa ng imahen at ribulto. Anong ibig kong sabihin? Kung sa lumang tipan nag-utos ang Diyos na gumawa ng larawan gaya ng mga kerubin at mga banal, Exodus chapter 25 verses 18 to 19, Ezekiel chapter 41 verses 18 to 19. Ang rason, doon siya magpapakita o doon ang presensya niya. Pero kung ang tanong mo, ang tanong ng mga Protestante sa atin, sa ating mga Katoliko, sino nag-utos sa atin na gumawa ng larawan? Ang utos na inuutos na ay di na utos, ay di na pwedeng iutos pa, no? Ang Diyos ay di pa bago-bago ang isip, kaya kung ano ang kanyang inutos, di na niya na pwede pang iutos pa. Ang Diyos ay nag-utos na sa lumang tipan, nagagawa ng larawan, at ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit may mga larawan tayong mga Katoliko, bakit may mga sagradong larawan at ribulto tayong mga Katoliko. Doon naman tayo sa paghalik sa pangaribulto ng mga kapatid, no? Brother Chris, ano ang paghalik, no? Ang paghalik ay sign and act of love. Dahil ang paghalik, or sa English ay kiss, ay nagpapakita ng pagmamahal sa tao. Kung sa ribulto naman, sign of the love pa rin, ba? Yes, oo na oo. Mga kapatid, kasi kahit na halaman pa man yan o picture ni crush ang kinikiss mo, sign of the love pa rin yan.
pag tayo ay humahalik sa imahen at tributo ni Jesus at ni Mama Mary, kinikis natin ang picture, di ba? Pero ang tunay na kinikis natin, yung nirepresenta ng ribulto at imahin na yon, no? At ito pa ang tanong ng mga Protestante sa atin. Bakit daw natin nilalagay ang mga ribulto ng mga banal sa simbahan at sa tahanan? Ayon sa turo ng simbahang Katolika, ang mga sagradong larawan, kagaya ng crucifix, mga esanto, at mga larawan ng mga anghel, ay kailangan ilagay sa simbahan at sa bawat tahanan at bigyan ng sapat na paggalang. Hindi dahil man inaniniwala tayo na ang mga larawan ay may kapangyarihan o may mga bertud ang larawan at kailangan silang pagsilbihan, ni ang pagdarasal sa mga ito, ni kahit anong pananampalataya ang ibigay natin sa mga larawan, kundi dahil ang paggalang at pagpaparangal natin sa mga ito ay siyang ating binibigay sa mga nirepresenta ng mga larawan. Kaya sa pamamagitan ng mga sagradong larawan, ating pinararangalan ang mga santo na naging bayani sa ating pananampalatayang Katoliko. Kagaya ng pagpaparangal kay Rizal tuwing Rizal Day, no, inalalayan siya ng mga bulaklak ng kanyang ribulto upang parangalan. Sa pamamagitan ng larawan, no, si Kristo po, sinasamba natin ang tunay na Kristo na sa langit at pinararangalan at ginagalang. Ngunit maraming tumutiligsa sa Katoliko dahil sa pagkakaroon nito ng mga larawan na di umano na sinasamba ng Katoliko ang mga larawan. Pinagsisilbihan daw natin at dinadasalan at higit sa lahat, mahigpit na pinagbabawal ng Diyos ang pagkakaroon nito at ayon daw yun sa Bible. Alam niyo pa mga kapatid, sasabihin ng mga Protestante sa atin, pinawasak ng Diyos yan eh. Pinawasak ng Diyos ang mga ribulto. Mabasa yan natin sa, no, sa 1 Kings, no? Pinawasak ng Diyos ang mga ribulto. Pero ano ba ang pinawasak niya? Yung mga sagradong larawan ba? Hindi. Pinawasak niya ang ahas na tanso dahil ito'y ginsinamba na at ginawa ng Diyos ng mga Israelita, no? Pinawasak ng Diyos yon, hindi kasama ang mga sagradong larawan. Pinawasak niya yung mga Diyos-Diyosan. Ang problema kasi sa ating mga kapatid na Protestante, basa lang ng basa ng sitas, kung ano ang mabasa, Diyos-Diyosan yung mababasa, sasabihin agad, uy, yung mga Katoliko to, sumasamba sa ribulto, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mahirap kasi sa kanila na yung pagkakaunawa nila sa Biblia ay napakaliteral. Hindi nila inuunawa ng mabuti, pero wala sila at ini-interpret pa nila ang Biblia, no? Kaya ayon, ang pag-interpret na ng Biblia na siyang napapaligaw ng landas at nakakalungkot lang, maraming mga Katolikong nagsisilipatan sa kanilang sekta dahil nga sa mga matatamis na salita nila, no? Basahin po natin mga kapatid ang nakasulat dito sa Pedro, no? Second Peter chapter 2 verse 1 to 2. Nung una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta, sa inyo naman may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitin nila ng katusuhan ang pagtuturo mga aral na makakasira ng inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Gayunman, marami rin silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, no? Dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan, no? Nakakaano tong verse na to dahil tumama din talaga at ayun, nangyari na tong sinasabi ni San Pedro patungkol, no? Maraming mga guro na mga bulaang guro na nagsisilatawan na ngayon at ginagamit ang salita ng Diyos, ginagamit ang ang salita ng Diyos upang makapaglinlang at sabihin pa nila katotohanan ang itinuturo nila sa mga tao. Pero deep inside, yung katotohanan pagdating sa kanila ay nilalapastangan at yung mali ay ginagawa nilang totoo at ang tama ay ginagawa nilang mali, no? At magdarasal sa ribulto, sinasabi ng mga Protestante na tayo daw mga Katoliko ay sumasamba sa mga larawan at ribulto. Totoo po ba yon? Hindi. Dahil walang Katolikong sasamba o magdarasal sa mismong ribulto.
no? Pwede pa sa nirepresenta ng rebultong iyon, no? Walang aral ng walang aral ang Katoliko na dapat magdasal sa larawan dahil walang matino na tao na magdarasal sa larawan, hindi naman kami maririnig niyan. Hindi naman tayo maririnig niyan. Hindi dinadasalan ng Katoliko ang mga larawan, ang pagdarasal ay direkta sa Diyos, no? CCC page 2680. At hindi direkta sa larawan ayon sa librong Katoliko. May Catholic faith ulit. May Catholic faith Ecumenical Spirit Edition by Bishop Moro, page 201. We do not pray to the crucifix or to the images and relics of the saints, but to the person they represent. No? Napakalino po mga kapatid, hindi pala natin dinadasalan, hindi natin dinadasalan yung mismong ribulto. Pero dinadasalan natin yung nirepresenta ng larawan na iyon. Kaya nawa po mga kapatid, tayong mga Katoliko ay mag-aral at unawain po na mabuti ang pagdarasal, ang pagbabasa ng banal na kasulatan at buo po natin ito basahin. Kasi kung hindi natin buo babasahin ito, magkakaligaw-ligaw po tayo ng landas. At ang nakakalungkot lang dito, dahil yung mga maling interpret ng mga Protestante ay sinishare at maraming naniniwala sa mga kasinungalingan na inilalako ng mga Protestante. No? Kaya po mga kapatid, kung tayo po magbabasa ng Biblia, unawain mabuti, no? At kung may katanungan, huwag magtanong sa mga Protestante, kundi magtanong sa simbahan, dahil ang simba, kung may katanungan, simbahan ang sasagot. Ang mga ribulto ng mga Katoliko ay hindi mga Diyos-Diyosan at hindi natin ito sinasamba. Bagkus ito'y binibigyan natin ng parangal at paggalang sa nirepresenta ng ribultong iyon. Muli, ako po pala si Denver J. Jamago at hanggang dito na lang po nagtatapos ang aking lecture. At naway kahit na konti lang po, kahit na ano, may natutunan po kayo sa aking paliwanag. At naway isa puso natin at lagi natin isipin na hindi natin sinasamba ang mga ribulto dahil ang lahat ng mga paratang na yan ay mga gawa-gawa ng mga Protestante at yung paratang na yan ay walang katotohanan at katuturan. Maraming salamat po. At ngayon po mga kapatid, ang next po na magle-lecture po ngayon ay si Brother si Brother Chris, no? Isa pong magle-lecture ngayon ay si Brother Chris at ipapaliwanag niya po sa inyo yung mga karanasan niya nung mga panahon na nasa sekta pa siya, no? Si Brother na kasama po natin Protestante, hindi po muna natin papakita ang kanyang mukha bilang paggalang at pagrespeto sa kanyang relihiyon, gayon na din po sa kanyang mga magulang. Hayaan niyo na, ipakita ko na mukha ko. Okay. Okay po, ito sa po si Brother Chris. I-share niya po sa inyo kung ano po ba yung mga maling naunawaan niya dati patungkol sa pananampalatayang Katoliko at patungkol nga po sa aral, patungkol sa ribulto. Brother Chris. Hi, ako nga po pala si Chris. 13 years old at isa po akong balik Katoliko. Dati po bilang isang balik Katoliko at dati po isang Protestante. As Protestante nga po, lumaban din po ako sa Katoliko dahil sa paninira ng ibang sekta. Hindi ko na po i-mention 'yon kasi baka ma-issue na naman po tayo. Pero ang isa po sa pinakagusto nilang topic sa sektang yon is ang rebulto. Ang favorite naman po nilang verse, Exodus 20, verse 4. Gaya nga po ng sabi nila, ang pinaka reason kung bakit iniisip ng mga ibang taga-ibang sekta na sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan o mga imahen ay ang pananalangin sa harap ng mga imahen. Pero ang tanong, gaya ng sinabi ni Bro Denver, pag ako ba nanalangin sa harap ng pader, ay sinasamba ko na yung pader. Mali po. Yun nga din po ang naintindihan ko. May nakita po akong isang vlogger at siya po ang nagbukas sa isip ko. And then, nakahanap din po ako ng mga CFD na pwedeng pagtatanungan. And inaatake ko din po sila minsan pero sa totoo lang hindi po ako makasagot sa mga tanong nila. Wala po akong maipakitang doctrine ng Catholic
na sumasamba sila sa ribulto. Kaya palagi akong natatalo talaga. Minsan, nawawalan na din. Napapahiya talaga. Napapahiya po talaga ako. May mga CFD din po na pinapatunayan na ang Catholic faith is the real faith. Madami na pong patunay na yun, pero baka lumayo po tayo sa topic, kaya wag muna tayo doon. Ang akala ko din po dati, sa maling pagtuturo ng ibang sekta, gaya ng mga imahen ni Mama Mary, ay nagiging issue din po ito, nagiging topic din po ito. Kahit Bible study po nila, nagiging topic din po rin po ito. Parang di nga po Bible study ang tingin ko dun sa kanila. Eh, dahil sa pagkukwento nila about dun sa Catholic faith. At saka napapaisip ako, bakit palagi nilang inaatake ang Catholic faith? Hindi naman sila inaatake. Eh, wala namang ginagawang masama ang Catholic sa kanila, hindi po ba? Napag-alaman ko din po na may tinitukoy na Diyos-Diyosan sa Exodus, gaya ng sabi ni Broden Burt at iba pang vlogger na Katoliko. Minemension nila, gaya nila sila Baal. Yan. Yan po ang isa sa mga Diyos-Diyosan na tinutukoy sa Exodus. Pero ito po ang hindi po masagot ng ibang sekta. Pag linatag po ng mga Protestante ang verse na ito at tinanong mo po kung sino yung mga tinutukoy na Diyos-Diyosan, sa verse na yun ay hindi nila masagot. Pero ang isa pang tanong, bakit never naman naging Diyos-Diyosan ang larawan ni Kristo, hindi po ba? Tsaka hindi naman po ginagawang Diyos ng Catholic ang mga larawan o imahen. Kaya nga sabi po na Broden Burt, yung mga ibang sasabihin ko po is nasabi niya na po kanina, gaya po ng pagbibintang po nila, masama po yun. Ako nga din po, ako po ay nagbibintang na din sa mga Catholic. Napaisip din po ako kung tama pa rin po ba ako. So kaya sa mga ibang Protestante na nanonood dyan, maikli lang po kasi nasabi na po kanina eh. Kaya sa ibang Protestante dyan, tatanungin ko kayo, lumalaban pa rin po ba kayo ng patas? Ang ibig kong sabihin sa lumalaban ng patas is nakikinig pa rin po ba kayo sa explanation ng ibang Catholic? Kasi ang pinapakinggan nyo lang naman po is yung gusto nyong mapakinggan, hindi po ba? Ganun naman po kayo eh, ganun din po ako. Gusto ko din po talagang mapakinggan yung gusto kong mapakinggan. Gusto kong makita yung gusto kong makita. Siyempre, pag magtatanong ka sa isang Catholic at ang alam mo ay sumasamba ang mga Catholic sa ribulto, kunwari, tatanungin ko si Bro Denver, sumasamba nga ba kayo doon sa ribulto? Ang isasagot niya, hindi. Kasi yun ang totoo, yun ang doctrine nila. Pero ang nasa isip mo naman, siyempre sumasamba sila kasi yun yung tinuro sa'yo ng pastor mong bulaan na nakakainis. Grabe talaga, no? Masyado ng pabida tong mga ano na to. Nakalakas pa ng bunganga. Grabe. Over na kayo sa pagiging ano. Kayo mga members, ito pa. May tanong pa ako. Open-minded pa rin po ba kayo? Handa pa rin po ba kayong makinig sa aral ng iba? Gaya ng unang tanong ko. Kaya nyo pa rin po bang pakinggan ang tunay na aral ng Catholic faith? O ayaw nyo lang marinig ang katotohanan kasi nakakahiya, hindi po ba? Aata-atake kayo, tapos pag nalaman nyo po ang katotohanan ay mahihiya po talaga kayo, ganun po sa akin. Buti na lang talaga nakahanap ako ng mga CFD, kaya nalinawagan din po ako sa katotohanan. Kaya hindi po ako nahihiyang sabihin na ako isang proud Catholic ngayon, isang Katoliko, at kayang depensahan at de-depensahan ang Catholic faith. Yun lamang po. Thank you. At ipapaso na rin po kay Ate Jess. Sana po ang magsasalita pagkatapos ng magsalita ngayon. So, ayan po mga kapatid, na
nasabi na po ng ating nasabi na po ng isang members noon po ng mga Protestante. Ngayon po naway maliwanagan po tayo na yung mga maling paratang noon ay hindi naman pala totoo. Kasi paratang nga meaning hindi totoo at hindi naman nila nakikita na yung mga bagay na di porket tumuhod ay pagsamba. So, sa mga gusto pong mag-sharing bago po si Ate Jess, Kuya Mark Angelo. Hello po. Hello po. Brother Dan Bertrand, okay po ba? Okay. Lang po. Ito'y madalas na tinatanong sa atin ng mga Protestante. Si Judas ba si Satanas o ang Panginoong Hesus? Sa Biblia nga ginamit ang mga bato para maalala ang ginawa ng Diyos sa mga tao. Ang mga bato ito ang nagpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ng Panginoon kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyon. Ang tanong, magkamukha ba ang pagtawid sa ilog at mga bato? Ang mga imahen o irebulto sa simbahan ay hindi dinidiyos. Kung lumuluhod man ang isang Katoliko sa harap ng isang larawan, hindi rito'y binibigay o dinedirekta ang pagluhod, kundi sa Diyos na naaalala niya sa pamamagitan ng bagay na iyon. Walang pinag-iba sa pagkakaroon ng isang tao ng larawan ng kanyang mahal sa buhay. May mga tao na humahalik o humahaplo sa picture ng mahal nila sa buhay. May nagpupunas dito, ang iba ay dinidisplay sa kanilang mga opisina o sa kanilang bahay. Pinapalitan na nga ba nila ang mahal nila sa buhay ng isang larawan? Alam na po natin ang sagot tungkol dyan. Halimbawa, namatay ang iyong tatay, tapos isa sa mga bagay na kanyang ginagamit ay ang tasa doon na bubuhay pa siya. Kung nakikita mo ang tasang tasa, sino ba ang iyong naaalala sa pamamagitan ng bagay na ito? Di po ba ang iyong amang pumanaw? Ang tanong, mukha ang tasa ba ang iyong ama? Simpleng-simple lang po, ang mga larawan at rebulto para sa mga Katoliko ay hindi Diyos, kundi paalala lang sa mga bagay na ginawa ng Diyos na dapat alalahanin ng mga Kristiyano at tularan ng mga tao na sa larawan o na sa mga rebulto na sumusunod sa kalooban. Ako nga pala si Mark Angelo Aquino, isang CFD mula sa Bulacan. Okay na po. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po. Okay po, sunod okay. Po na mag-sharing and mag-lecture na din po. I'm si Brother Matthew Bautista. Ayan na po. Connecting video ko. Hello? Tagal po yung signal ko. Ay, connecting video ka po. Okay, okay. Pero narinig po ang boses ko. Opo, opo. So, ngayon, ano ba ang lecture ko sa inyo? Kasi ngayon pa ako naka-join kasi may prayer meeting din kasi kami dito eh. So, ano yung i-lecture ko? Tungkol po sa rebulto at imahen po ng simbahang Katolik. Ito yung simple lang. Hindi ako mag-lecture pero mag-share ako kung paano ko dumidepensa regarding sa pananampalatayang Katoliko sa Katoliko.
una kaya ng Christian Kristo. Kanilang kanilang patas sa atin tayo ng mga pelikulis na kasamba ng sa Ubuntu is wrong because kasi pa katolika ay hindi no hindi nagturo kailanman na inyong larawan o rito rin ba ako? Sige lang, naririnig ka. Okay. So, ayun. So, ulitin ko, ang Iglesia Katolika, ang Simbahang Katolika, hindi turo kailanman na sinong rito at kapan. Kasi, ayun, pinapatang na sa atin na Diyos-Diyos lang daw. Pero, ano dyan? No? Tayong mga Katoliko, ginagawa ba natin ang Diyos-Diyos? Which is mali. Kasi kung Diyos pa yung rito, well, hindi na ako uwi sa amin. Doon na lang ako sa simbahan kasi may Diyos na nakaabang sa akin. Kung Diyos pa yung rebuto, well, hindi na ako trabaho kasi God will provide kung Diyos pa yung rebuto. Kasi kung Diyos pa yung rebuto, eh bakit yung mga rebuto ng Iglesia Katolika may alikbo, no? May alikbo, kung sila, kung Diyos talaga sila, bakit hindi sila hindi nakakalakad? No? Bakit sila nakakita? Bakit hindi sila nakakaamoy? Bakit hindi sila kapag magpagilis sa katawa? Yun sila. Which is buhay talaga. Yun ang isang yun ang mga ibang tala ibang sila kasi nakatang lang ni Katalo explain kasi nabos daw natin yung kulto hindi alam niya nila Diyos pa Diyos yung kulto pero kayo hindi natin alam isa pa eto ginagamit yung Exodus 20:4-5 sinasabi sa pwede paggawa ng larawan o inayuan man nakawangis na sa langit o na sa lupa, o nasa ilalim sa lupa o na sa tubig. So ngayon, kung tanungin natin sila, bakit ba sila sa ating mga likod na nagbigkas na o Diyos naming Diyos na Diyos ng langit o yan ako yung panapakit. May Diyos ba na? Bayon. Ang ganyan? Wala. Dito naman sa bato. Diyos na. Dito naman tayo sa lupa. Diyos naming bato. Bigyan mo akong jowa na gwapo. May binigas ba tayo? May binigas ba tayo ng ganyan? Diyos, wala. Punta naman tayo sa tubig. No? Diyos naming bata. Bigyan mo akong jowa na maganda. May binigkas ba tayong na ganyan? Di ba? Wala. So, mali yung pagparatan nila sa atin, no? Mali yung paggamit nila sa Exodus 20:4-5, no? Na binabato natin, ay binabato nila sa ating pagbato. So, yun. Mali yun. Isa pa, sa 1 Corinthians 4:8, sinabi do, alam natin ang mga Diyosan at hindi so that is ngayon hindi daw totoo ngayon si Mia totoo Jesus totoo tapos agree sila lahat even the Iglesia ni Cristo no because yun nabanggit yan sa Biblia no naniniwala si Cristo exists no naniniwala sa mga santo exists no pero hindi nila na-recognize na mga santo sila. No? So ngayon, that's according sa 1 Corinthians 4:8, sinabi ko na ang Diyos ay hindi totoo. So, na-exist. Ngayon, ang tanong dyan, totoo ba sa Biblia? Yes, totoo. Totoo
kasi Kristo totoo, totoo ang mga santo totoo. So hindi mga Kristiyan kasi mga totoo sila, no? So ayun lang, simple lang yung share ko again kung nire-recognize pa natin yung mga ribulto, larawan na Diyos, no? Kung kinikilala pa nating mga Katoliko yung ribulto o larawan na Diyos, well, alam ng lahat na hindi na tayo talaga uuwi sa bahay. Doon na lang ako sa simbahan kasi andun ang Diyos. Madaming Diyos na magpro-provide sa akin kasi Diyos yung ribulto eh. Sabi mo eh. Sabi mo bakit? So, kuha ba ang point ko? Hello. Opo, kuya. Opo. Hindi tayo nag-prepare meeting kasi dito. So, ayun. So, maraming salamat po, Kuya Macho. Maraming salamat po Kuya Macho sa magandang sharing niyo po patungkol sa mga ribulta at imahen po nating mga Katoliko. At ngayon po, ang baka may ma-sharing ka po, Sister Casey. Ano yung pinag-usapan ninyo na? Ribulto. Ribulta at imahen po. Natalo ka kanina sa debate natin ha. So dapat kasi nalo. Ano sabi? Oh, ribulto. Regarding ribulto, ako yung negative daw yung affirmative. So, okay. Sister, pakilala ka muna, te. Ano yung sabihin ko? Ganda yan. Okay po, si Sister Casey po ay isang aspirant po na CFD Cebu at ngayon po next po na magle-lecture at mag-sharing po ay si Sister Casey, no? Sister Casey. Good afternoon po. Good afternoon. Okay. So kapag halimbawa may binigay sa inyo o binasahan kayo ng libro na Katoliko at ito ay halimbawa binasahan ka ng libro na ginamit nila yung libro na pang Katoliko para maging against sa paniniwala mo. Diba, Brother Matthew? Ay, naka-off ba siya? Hindi ako marinig. Marinig po. Oo, ate. Ginamit ko kanina yung debate, sa debate natin. Okay. Halimbawa, kasi doon sa libro na yon ni Father Armstrong daw na yon ay hindi pare si Armstrong. Isa lang siyang lay. Basta doon, tumingin ka daw sa image na iyon na ribulto at saka magsabi kayo na dapat kasambahin at purihin Panginoon Jesus, so sinasambahan na daw natin yung ribulto. Ang sagot ko dyan ay, hindi rin sinasabang ribulto, bagkos yung sinasabi na ni Armstrong na iyon ay tungkol yun sa mismong Jesus, sa mismong tao at hindi doon sa ribulto. Dahil lang sa ating katekismo nakalagay na the veneration towards this image passes to its prototype. So therefore, yung prototype na yun ay yung image o yung altar na siguro yun, yung ribulto na iyon na cross. Pero yung sinasabihan talaga natin directly, ay hindi yung imahe, kundi yung ating Panginoon. Amen. So, ayun. hindi mo ako pinasalita kanina eh. At saka, ano pa, na-discuss mo na din, Bert, yung sa mga Bible verse? Sige lang, te, share mo lang din. Ah, okay. Ang sa ano, may dalawang baka ma-misinterpret nila tayo, no? Iba yung kanilang paniniwala sa atin. Tandaan natin na ang intention in philosophy is one of the determinants of the morality of any action. Apat yan sila eh. Ay tatlo. Yung una, object chosen, circumstance, at yung intention. Kapag nag-focus ka lang sa object chosen, ay madidiminish mo ang purpose ng circumstance
na composed of people, place, and time. Na kapag nag-focus ka lang din sa circumstance, ay madidiminish mo yung dalawa. At kapag nag-focus ka, at kapag nag-focus ka sa intention, talagang masasakop mo yung dalawa na iyon, which na ano, na object chosen at circumstance. So, ang object chosen, halimbawa, ang rebulto. Ang circumstance ay yung mga Katoliko. At ang intention ng mga Katoliko ay hindi pagsamba, kundi pagbibigay pugay. Ibig sabihin, tama yon, dahil kailangan sa morality ng isang action, kailangan mayroon kang pure intention para maging pure din ang iyong ginagawa. Mas mahalaga ang intention ng isang tao kesa sa panlabas na ipinapakita nito, di ba? Kasi walang ibang nakakaalam ng isip at puso ng isang tao, kundi yung tao mismo at yung Diyos. Yun lang po sa akin. Hello. Loud and clear po. Yun lang po yung sa akin. By the way. So, ayan po. Mapagpalang araw po. Ay, mapagpalang araw. Ayan po, maraming salamat po, Sister Casey and Sister Mike, Sister Angelo. Brother Mark Angelo and Brother Matthew Bautista. At sa magandang sharing po ninyo and lecture na din po sa live na po natin ito. At ngayon po, ang next, ang huling magsasalita ay si Sister Jess Reyes Abelar. At yun po, kinausap po namin siya na kung sa ganun makasama po namin siya dito sa live. At awa po Diyos ay pinagbigyan niya po kami. At itong gabain to talagang hindi na dapat matutuloy ngayon. Pero siya po nag-push sa amin na ito tulo dahil nga po yung kulang yung mag-lecture. Pero awa po ng Diyos na ituloy po namin at hindi po nakahadlang si Satanas sa gawain ito. So, Ate Jess, welcome po sa, no? Well, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga kabataan, no? Ngayon, lalo na ngayon sa pagkakataong to, kasi ang mga kabataan ngayon, lalo na sa edad na 13, 14, 15, ang mga kabataan ngayon busy sa online school at saka sa mga modules, no? Pero pinipilit at sinisikap ninyong ibigyan ng extra oras at panahon ayon sa para pag-aralan ninyo ang Bible, na which is nakakatuwa kasi napakabata ninyo para sa ganyang edad na namumulat na kayo sa mga doktrina ng Simbahang Katolika. At sa mga viewers po, sa mga nagko-comment, ito pong aral ng Rebulto ayon sa Simbahang Katolika ay sarili ko po itong sinipi at inaral. Kaya kung meron man po akong pagkakamali, na may mapupuna kayong pagkakamali, yung comment section po ay willing ko pong sagutin ito. Kami po, maging ang mga ibang Katoliko na may sapat na kaalaman ukol sa doktrina ng Katoliko patungkol sa Rebulto ngayon, pag-uusapan po natin ano ba talaga yung rebulto sa Simbahang Katoliko, ano po ba yung aral na nakasaad ukol sa imahe ng Simbahang Katolika. Unang-una, bago tayo magsimula. Hello. Te, nakamute ka yata. Nakamute ka, te. Unang-una, bago tayo pumasok sa doktrina ng rebulto, unang-una, kailangan muna nating alamin kung ano ba yung katangian ng isang rebulto para matawag mo itong Diyos-Diyosan. Kasi hindi tayo pwedeng mag-jump into conclusion kung hindi natin alam kung ano yung kahulugan ba ng rebulto na yan. Bakit, paano mo matatawag na ang rebulto ay isang Diyos-Diyosan, no? Dahil ayon po sa ibang protestante, Simbahang Katolika daw ay sumasamba sa rebulto. Ayun ang sinasabi ng ibang sekta. Para gawin nating malinaw tong topic na to, no? Dapat alamin muna natin kung ano pa ang katangian ng isang imahe o ng isang rebulto para ito ay tuwirang tawagin na Diyos-Diyosan. Ayon po sa pagsasaliksik ko, ang isang Diyos-Diyosan po ay isang bagay na walang pagkakakilanlan. Hindi po natin ito kilala, wala tayong sapat na katibayan kung nag-e-exist ba to, wala tayong alam sa kanila. Basta siya ay sinasamba lang ng mga tao nang walang pagkakakilanlan at walang pinagmulan. Halimbawa, pagsamba sa espiritu ng kalikasan,
May tao ba na nakakita sa espiritu ng kalikasan? Siyempre, wala. Ayun ang mga Diyos-Diyosan na hindi kilala at o walang pagkakakilanlan na tinatawag. Paano ko ito mabibigyan ng katibayan? Deuteronomio 13 verse 2. At nagpakita siya ng kababalaghan o kaya'y nagkatotoo ang kanyang pahayag. Subalit, hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi naman kilala. At inulit ito kay Daniel. Daniel 11 verse 39, gagamitin niya ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman kilala. Gayon din ang sinabi ni Jeremiah sa 19 verse 4. Ganyan ang gagawin ko sapagkat ako itinakwil ng bayang ito at pinarumi nila ang lupain dahil naghahandog sila sa mga Diyos-Diyosang hindi naman kilala. So napakalinaw sa mga Bible verses o citas na nilatag ko, no? Na ang isang Diyos-Diyosan pala ay matatawag na hindi literal na kilala. Uulitin ko, pag sinabing Diyos-Diyosan, ang isa unang-una, sila ay literal na hindi kilala. Ang tanong, hindi ba kilala ang mga rebulto ng Katoliko? Rebulto ni Kristo? Rebulto ni Maria? Rebulto ng mga santo? Hindi ba sila literal na kilala? Malinaw na ang isang katangian ng isang Diyos-Diyosan ay literal na hindi ito kilala. Ano pa yung isang katangian ng rebulto? Para masabi nating ito ay isang Diyos-Diyosan. Ang isang Diyos-Diyosan, matatawag nating ang isang bagay na isang Diyos-Diyosan kung ito ay hindi totoo. Ito ay isang kathang isip lamang. Yung bagay na hindi naman nag-e-exist, gawa-gawa lang ng tao. Imaginary, walang preba, walang katibayan, walang ebidensya. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Yung mga nagsusulpot bagong sekta ngayon, yung mga bagong tatag na sekta na naglitawan, sinasabi nila, sila ay true church. Yan ay katahang isip lamang. Walang preba at hindi ito totoo. Yan yung mga, pwede kong gawing halimbawa, yung mga Diyos-Diyosa na hindi totoo. Bakit? Paano ko ito mapapatunayan? 1 Corinto 8 verse 4. Kaya nga, tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. So maliwanag yan ha. Ano yung sinabi sa 1 Corinto 8 verse 4? Ang mga Diyos-Diyosan ay mga bagay na hindi totoo. Ang tanong, ang mga rebulto ba ni Maria, Jesus, mga anghel, mga santo, katang isip lang ba sila? Correction yan ha. Lahat ng mga nasa imahe ng Iglesia Katolika ay existed dahil sila ay mga kumakatawan mismo sa mga pangunahing tauhan na nakapaloob sa Biblia mismo. Ang mga rebulto ng Katoliko po ay totoo. Sila ay totoo, ha? Sila ay nasa Biblia. Nasa tradisyon po sila ng Katoliko, nasa facts at history ng ating simbahan. Hindi sila pwedeng tawagin Diyos-Diyosan dahil sila ay nag-exist, may proof at totoo. Pero ayon naman sa mga Protestante, sinasamba daw literal ng mga Katoliko ang mismong rebulto. Ito yung madalas nilang ibigay na sitas, no? Huwag kang gagawa ng inukit na Diyos-Diyosan o imahen ng anumang nasa langit, sa itaas o nasa lupa, sa ibaba o nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Ang tanong, bakit ba ganyan yung naging pahayag ng Diyos sa Exodo 20 verse 4? Bakit ganyan yung sinabi niya? Bakit yung statement ng Exodo 20 verse 4 ay ganyan? Dahil sa panahon po ng Exodo, sinasamba nila ang isang guyang tinunaw sa metal at kinalimutan nila ang tunay na Diyos na nag-alis sa kanila mismo sa pagkakaalipin nila sa Ehipto. Kaya ang Diyos, ganyan po ang naging pahayag sa Exodo 20 verse 4. Ayon sa at patutunayan ko yan ha, Exodo 32 verse 4, kinuha niya ang mga iniabot sa kanya at sininsil at gumawa siya ng guyang tinunaw sa metal at sinabi nila,
Ito ang iyong mga Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa Ehipto. So malinaw, ang ipinagbabawal ng Diyos mismo ay ang sambahin mo mismo ang isang ribulto at gawin mong Diyos. Diba? Yan ang bawal. Ang kalimutan mo literal ang tunay na Diyos. Walang katuruan po o aral ang mismong simbahang Katolika na sambahin mo mismo ang ribulto. Ito ay malinaw na mababasa sa Catechism of the Catholic Church or CCC 2132. Ano yung nakasulat sa CCC 2132? Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which proscribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates a person portrayed in it. The honor paid to the sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. So malinaw po at maliwanag yan sa CCC natin, sa Catechism of the Catholic Church, no, na ang paggamit ng simbahang Katolika sa mga ribulto mismo ay isa lamang respectful veneration. At ito ay hindi tuwirang adoration mismo para sa Diyos. Isa lamang itong paggalang o honor na tinatawag. Halimbawa po, ribulto ni Jose Rizal. Binabantayan ang ributo ni Jose Rizal ng mga armadong sundalo. Bakit kailangan bantayan pa yung imahe ni Rizal dun sa Rizal Park? Di naman tatakas yun, hindi naman gumagalaw. Inaalayan pa ng mga bulaklak pag Rizal Day, di ba? Lahat tayo nakakasaksi, minsan binabalita pa. Ito ba ay nagpapakita ng pagsamba? Siyempre hindi, dahil yan ay ginawa bilang pagpaparangal o honoring sa pagre-representa ng ributo ni Rizal as pambansang bayani. Kalawang halimbawa para mas malinaw at maintindihan ninyo, yung mga picture, yung mga imahe o larawan sa loob mismo ng ating tahanan, mga picture ng ating mga magulang, anak, asawa, kaibigan, kamag-anak, o mga artista na iniidolo nyo, iginagalang natin ang kanilang mga larawan o imahe. Kahit na itong imaheng to ay nasa kapirasong papel lang, di ba? Pero ang kanilang imahe o larawan na to na nasa ating mga wallet, usually, or naka-frame, itong kahit nasa kapirasong larawan, di ba? Kapag ang mga larawang ito ay binastos mo, o kaya sinunog ng ibang tao, dinuraan, tinapakan, nilait, ano ba ang mararamdaman mo? Siyempre tayo ay masasaktan, di ba? Bakit? Dahil mahal natin ang ipinahihiwatig o nire-representa ng mismong nasa larawan. Hindi ang larawan mismo, kundi ang nire-representa ng larawan mismo. Ganon din po ang simbahang Katolika. Magamit tayo ng imahe o ributo to remind us, di ba? O magpahiwatig o ipaalala sa atin ang kanilang mga naging ambag sa Kristyanismo para sa relihiyong Katoliko. Kaya yung mga nanghuhusga po dyan, di ba, na mga Protestante sa simbahang Katoliko, na kami ay sumasamba literal sa mga ributo, kayo mismo, ha, literal itong sasabihin ko, kayo mismo po ang lumabag sa Diyos. Bakit? Exodus 20 verse 16, huwag kang magbintang sa iyong kapwa, di ba, hanggat wala kang basihan tungkol sa ipinakakalat na balita ng mga Protestante regarding sa Catholic Church, wala kang basihan, hindi mo pa ito napapatunayan, huwag kang magbintang dahil nilalabag mo ang Exodus 20 verse 16. Ngayon, bakit nga ba hinahalikan, pinupunasan yung iba, nakikita natin, niluluhuran yung mga ributo ng Katoliko, ang sabi nila, idolatry daw ito. Diba? Ito yung sinasabi nilang sitas. Exodus 20 verse 5. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila pagkat ako na Panginoon mong Diyos, ang Diyos na mapanibughuin. Ayun ang sabi sa Exodus 20 verse 5. Ngayon, iisa-isahin natin to. Ang pagyukuba na ginagawa ng mga Katoliko, mga tao, sa isang ribulto, nagpapakita ba ito ng pagsamba? Genesis 33 verse 3. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at pitong ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. So,
Kung mapapansin natin yung Genesis 33 verse 3, umuna si Jacob sa kanilang lahat at pitong ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid, no? Kung pagsamba ang pagyuko na sinasabi ng ibang sekta, lilitaw na si Jacob ay sinamba niya mismo ang kanyang kapatid kasi pitong beses siyang yumuko eh sa harap ng kanyang kapatid eh, di ba? Gaya nito, Unang Hari 1 verse 16, yumuko si Bathsheba at nagpatira pa sa harapan ng mga hari. Diba? Yumuko si Bathsheba at nagpatira pa sa harapan ng mga hari. Kung pagsamba ang pagyuko, lalabas si Bathsheba ay sumamba na din mismo sa hari. Ang pagyuko po sa ribulto ng Katoliko ay hindi po ito pagpapakita ng pagsamba, kundi ito ay isang paggalang sa kung ano, sino ang sinasalamin o nire-representa ng mismong ribulto. Gaya ng ginawa ni Jacob at Bathsheba, ang kanilang pagyuko sa isang tao ay nagpapakita ng paggalang sa mismong sinasalamin ng mismong tao na kanilang niyuyukuran. Isa bang pagsamba ang pagpapatirapa sa ribulto ng Katoliko? Kasi may nakikita tayo eh, di ba? May mga nakikita, lalo na pag nasa Quiapo, nakikita natin sila ay tumitirapa, nakatirapa sila sa harap ng ribulto. Ito ba ay nagpapakita ng isang pagsamba? Josue 7 verse 6, pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis, nagpatirapa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Sabi no, nagpatira pa sa kaban ng tipan. Saan magawa ang kaban ng tipan? Sa Exodo 37, nandiyan po yung kabuuan kung ano ang kaban ng tipan, kung saan gawa o saan siya yari ang kaban ng tipan. Si Josue nagpatira pa sa kaban ng tipan, di ba? Kasi sabi nila, pag nagpatira pa ka daw sa harap ng ribulto, ito ay pagpapakita ng pagsamba. E paano yan si Josue? Siya ay nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan. Bibigyan ko kayo ng konting insight dito sa Exodo 37. Yari sa akasya ang ginawa ni Bezalel na kaban ng tipan, binalutan ng ginto sa loob at labas at nilagyan ng artistikong sinepa o border sa paligid nito. Sa takip nito na gawa sa purong ginto ay may nakapatong na dalawang ginintuang kerubin. Isa sa magkabilang dulo, magkaharap ang mga ito at nakayukod ang mga ulo. So malinaw pala na ang kaban ng tipan ay may ribulto. Ito ay yung dalawang ginintuang kerubin. So paano yan? Si Josue nagpatira pa dun mismo sa harap ng kaban ng tipan, di ba? Nayari sa akasya at may dalawang ginto na kerubin na ribulto. Kung ang pagpapatira pa sa harap ng isang ribulto ay isang pagsamba, literal, lalabas na si Josue mismo ay literal din na sumamba sa kaban ng tipan na may ribultong dalawang kerubin. Ang pagluhod ba sa mismong ribulto ay literal na pagsamba. Awit 5, awit 5, ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan, ikay sasambahin ko sa templo mong banal, di ba? Luluhod ako, tanda ng aking paggalang. So malinaw sa awit 5, no? Luluhod ako, tanda ng paggalang. So walang masama kung lumuhod ka man sa ribulto dahil hindi ito nagpapakita ng pagsamba. Ito ay nagpapakita ng paggalang. Halimbawa, pinaluhod ka ng nanay mo sa munggo. O ikaw, may ginawa kang kasalanan sa akin dahil sa ginawa mong pagkakamali, lumuhod ka sa munggo. Kapag lumuhod ka ba sa munggo, sinasamba mo yung munggo dahil lumuluhod ka doon? Siyempre hindi. Ang isa sa paraan ng pagluhod, ito ay pagpapakita ng disiplina. So malinaw na ang pagluhod sa mga imahe, hindi ito literal na nagpapakita ng pagsamba. Ito ay nagpapakita ng paggalang. Saan ba dapat lumuhod? Saan ba dapat tayo lumuhod? Unang Hari 8 verse 54 o First Kings 8 verse 54. And it was so that when Solomon had made an end of praying all this prayer and supplication unto the Lord, he arose from before the altar of the Lord, from kneeling, I repeat, from kneeling on his knees.
with his hands spread up to heaven. So malino po sa 1 Kings 8 verse 54, no? Si Solomon dumuhod sa harap mismo ng altar. At ito ay bagay na bagay mismo sa ating mga Katoliko. Bakit? Dahil may altar tayo sa loob mismo ng ating simbahan na siyang ating niluluhuran. No, sumasamba ba sa ribulto ang mga Katoliko? Isaiah 19 verse 19, si Yahweh ay ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar at siya'y paparangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganang lupain. I repeat, Isaiah 19 verse 19, si Yahweh ay ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar at siya'y paparangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganang lupain. So malinaw po ang sitas ng Isaiah 19 verse 19, no? Pinararangalan sa pamamagitan mismo ng haliging bato, no? Kaya kaming mga Katoliko, tayong mga Katoliko mismo ay hindi nasamba sa mga bato at kahoy, kundi tayo ay nagpaparangal. Pinaparangalan natin sila sa pamamagitan ng haliging bato. Isa pa. Colossians 1 verse 15. Si Kristo ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Salitang larawan, kung ipinagbabawal ng Diyos na gumawa ng larawan ang tao ayon sa kanyang imahe, malinaw sa Colossians 1 verse 15, si Kristo ay larawan ng Diyos na di nakikita. Bakit kailangan gumamit ng terminong larawan kung ipinagbabawal ng Diyos na gumawa ng larawan ng tao para sa kanila? Imagine, si Kristo ay larawan ng Diyos na di nakikita. So malinaw, larawan ng di nakikitang Diyos si Kristo. Si Kristo ay mismong imahe ng Diyos. Mismo na di nakikita, si Kristo ang Diyos na nakikita. Gawa 19 verse 11 and 12. Gumawa roon ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit, gumagaling naman ito at gumagaling ang mga may sakit. So etong topic na to, dito ko ipapaliwanag sa inyo ang sinasabi ninyo sa mga Katoliko. Ang pagpupunas ba sa mga ributo ay nagpapakita ng pagsamba? Kasi nakikita natin sa Nazareno, inaatake ng Protestante, magpunas ka sa imahe ng Nazareno, sumasamba ka eh. Ito ba ay nagpapakita ng isang pagsamba? Lilinawin ko yan sa inyo. Gawa 19 verse 11 to 12, gumawa roon ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit, gumagaling naman ito at gumagaling ang mga may sakit. So malinaw ah, malinaw yan, gumawa roon ang Diyos. Ano yung ginawa ng Diyos doon? Isang pambihirang himala sa pamamagitan ni, no? Sa pamamagitan ni Pablo. Si Pablo ba ang gumawa ng himala? Hindi. Ang Diyos ang gumagawa. Ginamit si Pablo bilang daluyan ng himala. Anong ginawa sa panyo at damit? Dinadala sa may sakit at gumagaling naman ang mga ito. Ang panyo at damit ba, yan ba ang mga naghihimala? Hindi. Ang Diyos ang naghihimala, ginamit lang ang panyo at damit bilang daluyan ng kanyang himala. Halimbawa, example, rebulto ng poong Nazareno, hindi rebulto ang naghihimala. Gaya ng sinasabi ng ibang Protestante, sinasabi nyo mapaghimala yung rebulto nyo, gamutin nyo ang COVID. No, very wrong. Hindi po rebulto ang naghihimala, kundi ang Diyos mismo. Ginamit niyang daluyan ang rebulto ng poong Nazareno bilang daluyan ng kanyang himala. Kung mababasa ninyo, di ba, panyo, damit ni Pablo ginamit, di ba? Panyo, damit ni Pablo ginamit at dinadala ito sa mga may sakit. Parehong bagay o gamit ang ginamit ng Diyos kay Pablo upang maging daluyan. Dahil nakamute ka po. Te, nakamute ka po. Ngayon, anong ginawa sa panyo at damit ni Pablo? Di ba ito ay dinadala, no, sa may sakit at gumagaling naman sila. Ang panyo at damit ba ni Pablo ang naghihimala? Ang Diyos ang naghihimala. Ginamit lang ang panyo at damit ni Pablo bilang daluyan ng kanyang himala. Halimbawa,
ang rebulto ng poong Nazareno. Hindi po, sabi ng ibang Protestante, ang mga rebulto ng Katoliko naghihimala, isa raw pong malaking kalokohan. Ayun ang sinasabi nila. Ang poong Nazareno, naghihimala, imposible yan. Bato yan eh. Kahoy yan eh. Paano maghihimala yan? Eh, hindi naman yan buhay, no? Hindi po rebulto ang naghihimala, kundi ang Diyos po mismo. Ginamit niyang dahilan ang rebulto ng poong Nazareno bilang daluyan ng kanyang himala. Gaya po ng panyo at damit ni Pablo, di ba? Ginamit ng Diyos yan. Ito ay parehong bagay o gamit ang ginamit ng Diyos upang maging daluyan ng kanyang himala. Ang Diyos mismo ay gumagamit ng tao o bagay mismo upang maging daluyan ng kanyang himala. Ang rebulto ay isa pong matatawag na bagay. Gaya po ng panyo at damit, ito rin ay mga bagay, no? Kung ginamit si Pablo para gumaling ka, di ba? Kung ginamit si Pablo para gumaling ka sa pamamagitan ng Diyos, eh ano naman po ang masama kung ang rebulto ng poong Nazareno ang gamitin ng Diyos para maging daluyan ng kanyang himala? Wala naman din akong nakikita doon, no? Ngayon, pumunta po tayo rito sa panghuli kong ano, topic, no? Ano ba yung pagsamba? Diba kasi ang sabi, naririnig ko, sinasamba nyo yung rebulto eh. Pumunta tayo muna doon. Ano ba ang pagsamba? Ang pagsamba po ay pagbibigay ng pagkilala sa kahalagahan, kapakinabangan, katuturan, kabuluhan, at pagiging karapat-dapat ng isang tao o bagay. Ito ay pagbibigay ng papuri at paglilingkod sa isang nilalang na itinuturing nating may halaga. Ano ba yung tatlong pangunahing konteksto? Ano yung tatlong pangunahing konteksto ng pagsamba sa loob ng iglesia? Tayo ay mayroong tinatawag na liturgical, paraliturgical, at devotional. Pag sinabi nating liturgical, ito yung mga public worship. At isa rito, ang pwede kong ibigay na halimbawa, yung misa. Ang tawag sa misa is liturgical. Diba? Tatlong konteksto to ng pagsamba, ha? Meron tayong tinatawag na para-liturgical. Ano ba yung para-liturgical? Ito yung parallel to the normal liturgy. Or yung halimbawa, isusuko ko tong pag-EML ko. Isusuko ko tong, isasacrifice ko tong pananood ko ng TV. Tapos ipapalit ko yung pagro-rosary. Something na pwede mong ibigay para sa Diyos, isuko sa Diyos, at papalitan mo ng paglilingkod, no? Yung isa, meron tayong tinatawag na devotional. Ano ba yung devotional? Used in religious worship. Ano yung mga religious worship? Used in religious worship, gagaya ng Holy Rosary, Divine Mercy, Our Lady of Perpetual, devotion kay Nazareno. Ang tawag dyan, devotional. It is used in religious worship, mga ginagamit natin sa paraan ng pagsamba, no? Marami kasing mga Protestante ang hindi nauunawaan ang tunay na kahulugan ng salitang pagsamba. Sa totoo lang, maraming mga Protestante ang hindi nauunawaan kung ano yung totoong meaning ng pagsamba. Ang Iglesia Katolika ay may aral ukol sa pangunawa sa pagsamba at ito ay binubuo sa tatlong pangunahing termino. Binubuo ito ng tatlong bahagi. Una, ito ay ang latria. Ano ba ang latria? Ito ay tawag sa paraan ng paggalang sa natatanging sinasamba ng mga Katoliko. Yan ang latria. Pag sinabing latria, natatanging paraan ng paggalang sa natatanging sinasamba ng mga Katoliko. Meron din tayong tinatawag na dulia. Ano ba yung dulia? Ang dulia ay isang pagkilala at pagrespeto sa mga santong namuhay sa kagustuhan ng Diyos. Uulitin ko, ang dulia ito ay isang pagkilala at pagrespeto sa mga santong namuhay sa kagustuhan ng Diyos. At meron din tayong tinatawag na hyperdulia. Ano ba yung hyperdulia pag naririnig niyo yan? Ito ay tawag sa mataas na pagrespeto sa Ina ng Diyos o sa Birhing Maria. Ipinagbabawal ba ang paggawa ng rebulto ayon sa Biblia? Kasi sabi nila, wag daw gagawa ng rebulto eh, bawal eh, di ba? So ipinagbabawal ba ito ayon sa Biblia? Bibigyan natin ulit ng hustisya to. Ang Iglesia Katolika ay hindi po nagtuturo, literal, na sambahin po mismo ang rebulto bilang isang Diyos. Ito ay ipinagbabawal mismo sa Biblia, maging mismo sa turo ng simbahang Katolika. Ipinagbabawal to, na sambahin mo mismo ang rebulto. CCC 1852 at CCC 2113. Basahin nyo na lang po yung mga CCC number na yun, ha? CCC number 1852 at CCC number
21:13. Andyan po ang statement ng mismong doktrina ng simbahan sa pag-against mismo sa pagsamba sa mismong ributo. Dahil ayon po sa CCC number 266, tanging ang Diyos lang mismo ang sinasamba ng mga Katoliko at hindi po ang mga ributo mismo. Ang Iglesia Katolika ay hindi po nagtuturo na ang mga ributo mismo ay dapat naming paglingkuran. Wala pong turo ang ganyang iglesia namin, ang Katolika, na ang ributo mismo dapat naming paglingkuran. Dapat paglingkuran yan ng mga tao. Paano mapaglilingkuran ng isang tao ang isang bagay o ang isang gamit? Unang-una, sila ay walang mga buhay at wala silang mga senses. Ang tamang termino na dapat itawag sa paraan ng pagpaparangal ng mga tao sa isang bagay, ito ay tinatawag naming debosyon. No? Yung pag nagpaparangal po kami sa isang bagay o sa isang imahe, ito po ay tinatawag naming debosyon. O ano ba ang debosyon? Ang debosyon ay pagpapakita ng bawat Katoliko bilang isang pagpaparangal sa mga santo o mga banal. Katulad ng pag-aalay ng bulaklak, pagtitirik ng kandila, pagdarasal gaya ng Santo Rosario, sa Santo Rosario o Divine Mercy, at yan po mismo ay mababasa ulit sa turo at doktrina ng Simbahang Katolika sa Catholic Catechism of the Church number 971. Pakibasa po yan, ha? Malinaw po yung mga nilalatag ko. Kaya walang katuruan po ang Iglesia Katolika na mismo sa ributo dapat manalangin ng mga tao. Hindi kahit kailan na ang mga Katoliko ay direktang nananalangin sa ributo mismo. Ang pagdarasal ng mga Katoliko ay direkta mismo sa Diyos at mababasa yan sa Catechism of the Catholic Church number 2680. Basahin niyo po yan. Ito po ay turo at doktrina mismo ng aming simbahan. At hindi mismo direkta sa ributo o larawan ang aming pagsamba. Ito ay batay mismo sa isang aklat ng Katoliko. Ito ang aklat na My Catholic Faith, Ecumenical Spirit Edition ni Bishop Moreau. Page 201. Ano ang sabi? We do not pray to the crucifix or to the images and relics of the saints, but to the persons they represent. Diba? So malinaw, ang mga ributo na ibinabawal na siyang mismo kumakatawan bilang Diyos-Diyosan, yung mga sinabi po nila na imahe, pinagbabawal ang ributo. Diba? Bawal ang ributo, dapat walang ributo ang Katoliko. Ang mga ributo po talaga na ipinagbabawal na mismong kumakatawan sa isang Diyos-Diyosan, yan yung mga sila Astarte, sila Baal, si Semo, si Zeus, si yung dragon, 'di ba? May Artemis pa. At malinaw na hindi po diyan kasama sa ipinagbabawal ng Diyos mismo ang mga sagradong ributo o larawan katulad ng kerubin, kasi kung gagawin nating literal na ipinagbabawal ang mga ributo, ay paniributo ng kerubin. 'Di ba? So nilalabas, merong ipinagbabawal na ributo ang Diyos, meron naman siyang pinahihintulutang ributo na pwede nating gawin, 'di ba? Ang pinagbabawal ng Diyos na ributo, 'yan sila Zeus, yung dragon, yung Artemis. Pero may ributo siyang ipinagawa. 'Di ba? 'Yan yung mga sagradong ributo katulad ng mga kerubin. So ibig sabihin, hindi siya literal na sinasabi na ang Diyos nagbabawal ng literal na ributo. At mababasa 'yan yung mga ributo ng kerubin sa Exodus 25 verse 18 to 22 at ikalawang Kronika 3 verse 7 to 10. Basahin nyo na lang. Maging ang mga nasa loob ng templo po, maging ang mga nasa loob ng templo o mismong simbahan ng Diyos ay may mga inukit na larawan mismo ng mga mukha ng tao at leyon. No, mababasa ito sa Ezekiel 41 verse 17 to 20. Ano ang nakalagay diyan? Imagine niyo, ha, mismong simbahan, templo ng Diyos na to, ha. Panahon pa ni Ezekiel, ha. Panahon ni Ezekiel. Ezekiel 41 verse 17 to 20. Sa pagitan ng itaas na pintuan, sa lalong loob ng bahay at sa labas, at ang buong pader sa palibot sa loob at sa labas ay sinukat. Ang mga pader ay niyaring may mga kerubin at may mga puno ng palma, at isang puno ng palma ay may pagitan ng kerubin at kerubin, at bawat kerubin ay may dalawang muka.
na ano pa't may mukha ng isang tao, di ba? Na ano pa't may mukha ng isang tao sa dako ng puno ng palma sa isang dako, at mukha ng batang leyon sa dako ng puno ng palma sa kabilang dako, ganito ang pagkakayari sa buong bahay na palibot. Mula sa lapag hanggang sa itaas ng pintuan ay may mga kerubin at mga puno ng palma na yari. Diba? Ganito ang pader ng templo ng Diyos. So kung titignan ninyo, panahon pa ni Ezekiel, ang templo ng Diyos may mga ribulto na. May mukha pa ng tao. So kung literal na sasabihin ninyo na bawal ang ribulto, eh bakit pumayag ang Diyos na mismo sa templo niya pala eh meron ng ribulto? Diba? So nagpapatunay na merong ribulto na pinagbabawal ang Diyos. May mga ribulto na kanyang pinahihintulutan. Eto pa, at maging si Hoseas mismo ay inutusan mismo ng Diyos na wasakin ang lahat ng mga Diyos-Diyosa ng ributo sa isang bayan. Ngunit, hindi niya isinama ang pagwasak sa isang ributo na kinikilalang sugo ng Diyos. Diba? Ang ributo ng sugo mismo ng Diyos ay hindi niya pinawasak. Ang sabi ninyo, mababasa yan sa ikalawang hari, 23 verse 17 to 18. Ang sabi ninyo, ang ributo ipinagbabawal ng Diyos. Pero dito, sa ikalawang hari, 23 verse 17 to 18, merong isang ributong hindi pinawasak ng Diyos. Merong isang ributo na hindi niya pinagiba. Ano yung ributong yon? Ito yung ributo ng isang tao. Imagine mo, ributo ng tao, hindi pinawasak ng Diyos. Ito ay kinikilalang sugo ng Diyos. Maging ang mismong templo ng Diyos na mismong Diyos ang nagpagawa, ay marami ding inukit na larawan. At ito mismo, ang templong pinili mismo ng Diyos upang doon siya mismo sambahin. Buruin mo yung templo na pinili mismo ng Diyos kung saan tayo sasamba. Meron palang mga ributo at larawan na doon. Kung bawal ng ributo at larawan, bakit magpapagawa ang Diyos sa loob mismo ng templo niya ng ributo at larawan? So ibig sabihin, hindi siya bawal. Ikalawang Kronika 7 verse 15 to 16, mababasa nyo yan. May mga ributo o larawan na sadyang ipinagbabawal ng Diyos, literal, meron po. Dahil ito ay tuwirang sinasamba ng mga tao. Ang ipinagbabawal ng Diyos, ang sambahin mo yung ributo, yun yung pinagbabawal ng Diyos. At may mga ributo din naman na mismo ang Diyos ang nagpagawa, hindi ito upang sambahin. Diba? Ang mga ito, kundi upang doon siya parangalan. Diba? Ang sabi po kasi, diba, ng mga Protestante, huwag gagawa ng larawan, maging kawangis man ng tao. Ang paborito nilang sitas dyan, Deuteronomy 4 verse 16 to 19. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis man ng tao. So ang sabi nila, oh, bakit kayo gumagawa ng larawan ng mga tao? Eh ipinagbabawal naman yan. Totoo naman. Sagot, anong sagot dyan? Ang ipinagbabawal ng Diyos, ang paggawa ng larawan upang sambahin. Dahil kapag sinamba mo na ang isang larawan bilang Diyos mismo, dyan na po papasok ang konsepto ng Diyos-Diyosan. Katulad ng mga larawan ni Molek, diba, na mababasa natin yan sa unang hari 11 verse 33. O gaya ng ang babaeng Diyos-Diyosan ng si Artemis na nasa Gawa 19 verse 24 mababasa, hindi po kasama na ipinagbabawal ng Diyos mismo ang paggawa ng larawan ng mukha ng tao mismo sa loob mismo ng templo. Binilatag ko na yung sitas na yan, Ezekiel 41 verse 17 to 20. Kung meron mang Diyos at mukha, inukit na mukha, ributo ng tao, ang loob ng templo mo, hindi siya ipinagbabawal. As long as ito ay sugo ng Diyos. Sinaway ng Diyos ang prosesyon, sabi ng ibang sekta. Bakit ganun? Sinaway ng Diyos ang prosesyon pero nagpo-prosesyon kayo. Bakit may prosesyon ng mga ributo ng Katoliko? Ay bawal yan. Mababasa daw yan sa Isaiah 46 verse 6 to 7. Sa Isaiah 46 po, ang sinaway po ng Diyos dyan mismo ay ang prosesyon ng mga Diyos-Diyosan na mababasa po natin sa Isaiah 46 verse 1 to 2. Yung sinasabi po nilang prosesyon ng Nazareno, ipinagbabawal daw po ng Diyos yan. Eh ang prosesyon na nilalatag nilang sitas, ito po yung prosesyon ng mga Diyos-Diyosan. Hindi po ito yung prosesyon ng Nazareno, ha? Nagkaroon po ng prosesyon ng mga Diyos-Diyosan na mababasa natin sa Isaiah 46 verse 1 to 2. Hindi isinama ng Diyos mismo ang pagbabawal sa prosesyon ng mga sagradong larawan, ha? Hindi po
ipinagbabawal ng Diyos mismo ang prosesyon ng mga sagradong larawan at atributo ng mga banal, katulad ng ginagawa nila sa bayan ng Diyos mismo. Basahin niyo po ang Hosea 6 verse 1 to 7 at 2 Samuel 6 verse 1 to 5. Ayan yung prosesyon nila sa Kabanantipan. Yan yung pinoprosesyon nila, iniikot nila. Yung Kabanantipan, pinoprosesyon nila. So, may prosesyon na ipinagbabawal ang Diyos, may prosesyon siyang pinahihintulutan. Ang hindi ang pinagbabawal ng Diyos na prosesyon, yung prosesyon ng Diyos-Diyosan. Pero meron po tayong prosesyon para sa mga sagradong larawan at tributo. At batid po ng lahat na ang poong nasa renong tributo, ito po ay sagradong larawan dahil ito ay nagre-representa kay Kristo. Kaya valid at angkop ang prosesyon ng Nazareno na nakikita natin sa Quiapo. Ayon mismo sa Gawa 17 verse 29, sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Uulitin ko yung nilalatag ng ano, protestante, ha? Gawa 17 verse 29, sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, huwag natin akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Ang tanong, hindi mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Ayun ang sabi sa sitas. Bakit gumagawa pa rin kayo ng larawan ng Diyos? Eh, hindi nga siya mailalarawan ng ginto, ng pilak, ng bato o kahit ng mga gawa ng tao, ng gawa ng kamay ng tao, no? Pero gumagawa pa rin tayo ng larawan. Bakit? Ang sinabihan po mismo ni Pablo sa Gawa 17 na nilalatag po ng protestante ay ang mga taga-Atenas. Mga tao po yan na nag-iisip mismo na ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay tunay na Diyos mismo. Basahin po natin ang Gawa 17 verse 16. Pero maging si San Pablo mismo ay naniniwala na ang presensya ng Diyos mismo ay andun mismo sa larawan ng mga kerubim. I repeat, ha? Si San Pablo mismo ay naniniwala na ang presensya ng Diyos mismo ay nandun mismo sa larawan ng mga kerubim. At alam naman natin, ang mga kerubim sa Kabanantipan, ito ay mga rebulto. Ito ay mababasa sa Hebreo 9 verse 5. Ang Katoliko ay never po nag-isip na ang mga rebulto mismo ay may mga katangian ng pagka-Diyos. Hindi po nag-iisip never ang mga Katoliko na ang mga rebulto namin ay may katangian ng pagka-Diyos o sila mismo ay Diyos. Ang mga rebulto at larawan ng simbahang Katolika ay isa lamang representasyon. Nagre-representa lang sa incarnation of Christ as God o sa mga banal na tao na mismong mga naging bayani sa pananampalatayang Katoliko, no? Ito ay mababasa sa CCC number 1159. Lahat po ng nilalatag ko ay doktrina mismo ng simbahang Katolika, ha? Kaya hindi niyo po pwede na sabihin na ang Katoliko ay literal na sumasamba sa rebulto dahil mismong turo na po ito ng aming simbahan na hindi kami sumasamba sa rebulto. Exodus 20 verse 4 to 5, huwag kang gagawa ng anumang imahin sa lupa, dagat, langit, tubig o ano-ano pa yan at huwag mo itong yuyukuran o sasambahin. Ang tanong, bakit ang Katoliko ay sumasamba sa larawan? Ay, sinasabi nila, Katoliko sumasamba sa larawan. Unang-una sasabihin ko, Exodus 20 verse 16, kanina ko pa sinasabi sa ibang protestante dyan, huwag kang magbintang sa kapwa. Ang pagbibintang ay isang mortal na kasalanan sa Diyos. Unang-una, Catholics do not believe, ito yung mga hindi pinaniniwalaan ng Katoliko, that anybody or anything may be worshipped or approved besides the true God, the images may be worshipped. Ayon po yan mismo sa aklat ng Katoliko ng May Catholic Faith Ecumenical Spirit Edition ni Bishop Moreau, page 117, aklat po ng Katoliko, ha, that anybody or anything may be worshipped or adored besides the true God, the images may be worshipped. No, ang mga Katoliko ay hindi po direktang sinasamba ang rebulto. Ang Katoliko, Diyos mismo ang sinasamba. At ito din po ay ayon sa CCC 226. Now, this is the Catholic faith. We worship one God in the Trinity, no? Ang ipinagbabawal po na ipagawa sa Exodus 20 verse 4 to 5 ay ang mga imahen
ng mga Diyos-Diyosan upang ito'y ating sambahin. Hindi po nagbawal ang Diyos na gumawa ang tao ng mga sagradong larawan. Sa Exodus 25 verse 18 to 22 at dun po sa nilatagong Ezekiel 41 verse 17 to 20, may mga sagradong larawan po dyan kahit basahin ninyo. Hindi po yan ipinagbawal ng Diyos. Ang tanong, 1:4 verse 24, ang Diyos ay espiritu. Totoo, God is spirit, yes. At sambahin siya sa espiritu, sabi ng protestante, nang babasa ako dyan sa mga thread ko na ang Diyos ay espiritu at sambahin siya sa espiritu. Bakit kailangan pa ng ribulto pag nagsasamba ang katoliko? Eh God is spirit nga, tapos may ribulto tayo. Kailangan ng ribulto pag sumasamba pa. Ito po yung direktang sagot ko at tugon ko dyan. Ang pagsamba po sa Diyos dapat direkta talaga sa Diyos. Totoo po yan, ang pagsamba natin sa Diyos dapat sa Diyos mismo. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na pwedeng gumamit ng larawan. Ayon po sa pahayag ni Pablo sa mga taga-Israelita, ukol po sa totoong pagsamba, Romans 9 verse 4. Romans 9 verse 4, they are God's people. He made them His children and revealed His glory to them. He made His covenants with them and gave them the law. They have the true worship. They have the true worship. They have received God's promises. Tatandaan po natin ha, ang mga Israelita, sila daw po ay tinawag na true worshiper. Pero ang mga Israelita ay nagpakita ng tunay na pagsamba sa Diyos. Totoo po yan, sila ay nagpakita ng tunay na pagsamba sa Diyos. Pero wag nating kalilimutan na ang mga Israelita, habang nagpapakita sila ng tunay na pagsamba, sila ay gumawa mismo ng mga larawan at tributo. No? Ito ay mababasa sa Exodus 25 verse 18 to 22 at Ezekiel 41 verse 17 to 20. Ang sabi nila, God is spirit, sa spirit siya sambahin, hindi dapat kailangan ng imahe pag sasamba tayo, pero wag natin kakalimutan anong sabi ng Diyos sa mga taga-Israelita, they are the true worshiper. At ang mga Israelita, wag natin din kakalimutan, sila ay gumawa ng mga imahe. So ibig sabihin, walang paglabag na ginagawa ang simbahang Katoliko kung sumasamba man tayo at meron tayong rebulto ipinapakita. Pagyukod sa harap ng ributo. Ang pagyukod sa harap ng ributo ay tanda ng paggalang at hindi ito pagsamba mismo sa Diyos. Josue 7 verse 6, pagtira pa niya sa harap ng kabanang tipan. No? So mataas ang paggalang ng simbahang Katolika sa mga sagradong larawan at ributo dahil sa mismong Biblia tayo ay may mababasa, no? Mataas po ang paggalang ng simbahang Katolika sa mga sagradong larawan at ributo dahil sa mismong Biblia tayo, meron tayong mababasa. Ang sino mang taong hindi iginagalang, sabi, Awit 74 verse 3 to 9, babasahin ko to ha, ang sino mang tao, uulitin ko, ang sino mang taong hindi iginagalang ang templo ng Diyos at nagbabasag kayo ng mga rebulto at larawan sa loob mismo ng templo ng Diyos, yung mga protestanteng nagbabasag ng rebulto dyan para sa inyo to, ay itinuturing na kaaway ng Diyos mismo. Uulitin ko ha, ang sino mang nagbabasag ng mga rebulto at larawan sa loob ng templo ng Diyos, ito ay itinuturing na kaaway ng Diyos mismo. Awit 74 verse 3 to 9, itaas mo ang iyong mga paa sa mga walang hanggang guho, ang lahat ng kasamaan ng ginawa ng kaaway sa santuwaryo. Itaas mo ang iyong mga paa sa mga walang hanggang guho, ang lahat na kasamaan na ginawa ng kaaway sa santuwaryo, ha, santuwaryo. Ang mga kaaway mo'y nagsisiangan sa gitna ng iyong kapulungan. Kanilang itinaas ang kanilang mga watawat na pinakatanda. Sila'y tila mga tao na nangagtaas ng mga palakol sa mga kakahuyan. At ngayoy lahat ng gawang inanyuan, doon kanilang pinagputol-putol at palakol at ng mga pamukpok. Diba? Imagine! Kanilang sinilaban ng apoy ang iyong sanktuaryo. Kanilang dinumihan ng tahanan, dako ng iyong pangalan hanggang sa lupa. Kanilang sinabi sa kanilang puso, ating gibaing paminsan-minsan ang kanilang kanilang sinunog ang lahat ng sinagoga ng Diyos sa lupain.
Hindi namin nakikita ang aming tanda. Walang propeta pa at wala nang sinuman sa amin ang nakakaalam magpa kailanman. No? So napakalino po na ultimo ang pagbabasag ng mga imahe at atributo. Kaya hindi siya pinapaboran ng simbahang Katolika na ang pagbabasag ng imahe ay kunyari may mga imahe na against, dapat itong basagin. Hindi, dahil ito ay ituturing na kaaway ng Diyos. Ang mga sagradong bagay sa loob ng simbahan, gaya ng mga ributo, hindi po ito dapat tuwirang binabasag. Ito po ay maaaring pwede nating ilibing, pero kinakailangan po muna natin itong isurrender sa ating simbahan, dahil tanging ang mga may otoridad lamang ang may karapatan kung ano yung gagawin sa mga imahe natin. Kahit sira na po ang imahe ninyo, wala ng ulo o wala ng kamay, hindi po tayo binibigyan ng otoridad ng simbahan na tayo mismo ang mag-dispose ng images. Meron po tayong mga kaparian na siyang binigyan ng authority kung ano po yung gagawin sa mga images, mga broken images. Kaya ito pong kabuuan ng latag ko, kung meron po kayong katanungan. Ito po yung kabuuan ng aral ko tungkol po sa ributo ng Iglesia Katolika. At malinaw po ang tindig ko. Binasi ko po ito sa mismong doktrina at aral ng simbahang Katolika na ang Katolika ay literal na hindi po sinasamba ang isang ributo. Ang Katolika ay hindi literal na iniisip namin na ang ributo ay Diyos. Dahil kung ang bawat ributo ay Diyos, ang mga imahin ko dito dinadala ko na kahit namamalengke ako. Kasi Diyos ko yun eh. Bakit iiwan ko yung Diyos ko sa bahay? E paano kung mabasag ng aso ko, may lima akong aso? So hindi siya nagpapakita na ang ributo ay Diyos mismo. Ito ay pagpapaalaala sa kanilang mga naiambag